Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mahigit 90 aspirants naghain ng kandidatura para sa pagkapangulo ng bansa. Opisyal na listahan ng mga kandidato sa eleksyon ilalabas ng Comelec sa ika-29 ng Oktubre. Quarantine sa fully vaccinated travelers papasok ng Pilipinas, pinaikli na ng pamahalaan. Ilang paaralan sa Metro Manila posibleng makasama sa pilot run ng face-to-face classes sa Nobyembre. At Bicol International Airport sa Daraga Albay nagbukas na sa domestic flights. Itinuturing ng Commission on Elections na matagumpay ang 8 araw na filing ng Certificate of Candidacy sa buong bansa. Umabot sa 97 presidential aspirants ang naghain ng kanilang kandidatura, habang 29 naman ang naghain ng COC para sa posisyon ng Vice Presidente. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Humabol sa paghahain ng kandidatura sa pagkapangulo si Senator Ronald Bato de la Rosa ilang minuto bago magsara ang huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy kahapon. Ayon kay de la Rosa, wala nang ibang nakikita ang partido na magtutuloy ng legasya ng Administrasyon Duterte kundi siya. Ang PDP-laban ko si faction din anya ang nagdesisyon na gawin siyang standard bearer. Matagal na. Matagal na pero tinatago lang namin. Yan yung mga diskarte para kasi kung maaga ka magbalita, wala, titirahin ka kagad. Eh magpapile ba ako kung hindi ko gusto? Andito ako para tumakbo bilang pangulo. Kaya nagpile ako. Nang matanong kung papalitan ba siya kalauna ni Davao City Mayor Sara Duterte, sagot ng senador, hindi mas maganda. Pero this is a party decision. This is not my personal decision. Huwebes naman na maghain ng kandidatura sa pagkapangulo si Vice President Lenny Robredo. Buong-buo ang loob ko ngayon. Kailangan nating palayain ang sarili mula sa kasalukuyang sitwasyon. Lalaban ako. Lalaban tayo. Tatakbo siya bilang independent candidate. Suportado naman ng Liberal Party ang kanyang kandidatura. Ako sa akin, hindi naman ako nag-resign from the Liberal Party. Pero running for independent is our symbolic way of showing na bukas kami sa pakikipag-alyansa sa maraming mga partido. Makakatambal ni VP Robredo si Senator Kiko Pangilinan. Una, mga luha ng agam-agam at pangamba. Dahil habang nagsasalita si Ma'am Lenny, bigla akong naramdaman ang buong bigat at magiging pasanin ng landas ng aming tatahakin tungo sa pamumuno sa isang bansang naghihikahos at gumagapang. Pangalawang dahilan, mga luha ng pag-asa sa pagdeklara ni Ma'am Lenny sa kanyang pagtakbo para sa pagkapangunan. May pag-asang darating na ang tama, maayos at higit sa lahat ang mapagkalingang pagharap sa dalawang pinakamatinding problema natin ngayon. Ang pandemya at ang gutom dala ng kawalan ng hanap buhay o sapat na kita ng milyong-milyong pamilyang Pilipino. Kabilang rin sa mga malalaking pangalan na sasabak rin sa presidential race ay si Senator Panfilo Lacson, katandem si Senate President Vicente Soto III. Kung ipagkakaloob ng Diyos na ang Lacson-Soto tandem ang mapipiling mamuno, isang disiplinadong burokrasya ang pairalin, kabilang na ang maayos na paggastos ng pambansang budget upang makaabot ang biyaya at kaunlaran sa mga liblib na lugar ng bansa. If we hold the reins of the executive department
we will be able to execute it well. We know the ills, we know the solution. Balance the budget reform, bring the money to the people. Enhance the fight versus illegal drugs by more emphasis on demand reduction strategy. Noong October 1, unang araw ng COC filing, kauna-unang naghain ng COC para sa pagkapangulo si Senator Manny Pacquiao. Makakatambal niya si Buhay Party List Representative at House Deputy Speaker Lito Atienza. Sa ilalim ng prom, di tatakbo si Pacquiao, isang partido na kaalyansa ng PDP-laban. Dahil sa may problema po ang ating partido na PDP, minabuti na lang po na nang napagkasunduan namin na from D ang gagamitin nating akuna. Lunes, October 4, naghain ng kandidatura ang tandem ni Manila City Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong. Today, I encourage each and every one of you, mga kababayan ko, huwag nyo kami pag-iwalayin ni Willie. Pagod na kayo ng away. Boboto ng presidente, iba boboto vice-presidente, tapos 5 taon, 6 taon, awayan lang ng awayan. Matagal kami nag-usap at marami kaming magandang plano para sa bayan. Especially po ang focus natin talaga sa pagtulong, sa ating ekonomiya, sa pagkain, sa kalusugan, sa trabaho. At ang pinaka-focus namin nga, maghilom yung bansa. Hindi tayo magpo-focus sa mga away politika kasi nakita natin doon nagkakaroon ng problema at doon bumabagal yung tulong ng gobyerno. Hindi naman nagpahuli si dating Senator Bongbong Marcos at sasabak rin sa presidential race. Kung papalaring manalo, magsisilbihan niya siyang unifying leader. We unify now in the face of the COVID crisis, in the face of the economic crisis. That is what I am talking about when I say a unifying leadership. Yan ang kailangan natin ngayon. Sabado naman, October 2, sabay na pumunta sa Harbor Garden tent ng Sofitel Hotel sa Pasay City si Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Christopher Bongo. Pero hindi ang Pangulo ang naghain na kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-vice-presidente kundi si Senator Go. Kasabay nito, inanunsyo naman ng Pangulo na magre-retiro na siya sa politika. The overwhelming, I said, sentiment of the Filipino is that I am not qualified and it would be a violation of the Constitution to circumvent the law sa mga kababayan ko. Sundin ko ang gusto ninyo. And today, I announce my retirement from politics. Ay naman kay Go, gusto niyang ipagpatuloy ang nasimula ng Administrasyon Duterte gaya ng Build, Build, Build program. Hindi ako magiging spare tire o reserba lamang. Asahan ninyo na ako ay totoong magtatrabaho, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Magsisilbing running mate ni Senator De La Rosa si Senator Go. Matapos ang 8 araw na COC filing, umabot sa 97 ang naghain ng kandidatura sa pagkapangulo habang 29 naman sa pagka-vice-presidente. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mahigit 170 senatorial aspirants naman ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Kabilang sa mga naghain ng kandidatura ay mga dati ng politiko at maging ilang TV personalities. Ito ang balita ni Harlene Delgado. Sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC, isa-isang itinaas ni Pangulong Duterte ang kamay ng mga pambato ng paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa ruling party na PDP-laban na sasabak sa pagkasenador. Kabilang na sina dating Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar, Department of Information and Communications Technology Secretary Gregorio Honasan, Department of Agrarian Reform Secretary John Castrillones, at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ganoon din sina Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belgica, House Deputy Speaker Rodante Margoleta, broadcaster Ray Langit at aktor na si Robin Padilla.
Kasama rin si dating OWA Deputy Administrator Moca Uson na tatakbo naman sa Kongreso bilang first nominee ng Mothers for Change Portalist. Ilang re-electionist din ang naisipagpatuloy ang kanilang ikalawang termino sa Senado, gaya ni na Senators Juan Miguel Zubiri, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva at Richard Gordon. Naghain din ang mga tatakbo sa ilalim ng senatorial slate ni Vice President Lenny Robredo na sina Senator Risa Hontiveros, Laila De Lima, dating Senador Antonio Trillanes IV at dating Ifugao Representative Teddy Bagilat. Matapos namang mabigo noong 2019 elections, susubok muli ang half-brothers na sina dating Senador JV Ejercito at Jinggoy Estrada, human rights lawyer na si Chel Jokno, Samira Gutok, Bayan Muna Chair Nery Colmenares at Attorney Larry Gadon. Susubok din na makapasok sa Senado sina dating senador at ngayon Antique Representative Loren Legarda, Sorsogon Governor Cheese Escudero, dating Agriculture Secretary at Mindanao Development Authority Chairman Manny Piñol, dating Vice Presidente Jejo Marbinay, broadcaster Rafi Tulfo, dating Vice Presidente at broadcaster Noli De Castro, at entrepreneur at dating radio broadcaster na si Carl Balita. Halos 300 partylist representatives naman ang naghain ng kanilang Certificates of Nomination and Acceptance o CONA sa buong 8 araw ng COC filing. Kabilang na riyan ang bagong henerasyon partylist sa pangunguna ni Representative Bernadette Herrera. Nais ding makapagpatuloy ng bagong termino sa Kongreso ang ilang miyembro ng Makabayan Block gaya ng Bayan Muna, ACT Teachers, Gabriela Women's Party at Kabataan. Sasabak din ang ilang bagong partylist gaya ng Malasakit Movement kung saan first nominee ang dating tagapagsalita ng MMDA at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC na si Celine Bialago. Ilang kilalang personalidad din ang gustong pasukin ang mundo ng politika, gaya ng mga aktres na si Nora Honor bilang kinatawan ng National Organization for Responsive Advocacies for the Arts o Nora A at Carla Estrada bilang third nominee ng Tingog Portalist. Marami ring partylist ang nais makakuha ng pwesto sa Kongreso para maipaglaban ang kanilang advokasya sa iba't ibang sektor. Sa kabuuan, 176 ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador habang 270 naman sa partylist representatives mula October 1 hanggang 8. Ayon sa Commission on Elections, naging matagumpay ang pagdaraos ng COC filing para sa 2022 national and local elections. Horlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang Commission on Elections na hindi binigyan ng special treatment ang mga kandidato ng PDP-Laban Cusi faction sa filing ng COC. Ang pahayag ay kasunod ng pagpuna ni Senator Nancy Binay sa ginawang pagtataas ng kamay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kandidato ng Administration Party sa huling araw ng COC filing kahapon. Ayon sa mambabatas, unfair ang nangyari para sa iba na sinunod ang ipinatutupad na regulasyon sa Sofitel Tent kung saan tinatanggap ng poll body ang COC na mga nagnanais tumakbo sa national positions. Aniya kung hindi magiging patas ang Comelec, ano kaya ang kainat na ng halalan sa Mayo? Subalit, pinabulaanan ng tagapagsalita ng komisyon ang alegasyon ng special treatment. I'd like to point out to everyone that we have been very fair in our handling of all the parties, and all the parties have received the same sort of treatment. Again, like I said, the companions of the senatorial candidates were actually asked to go out precisely because it turned out that there were too many of them. But ultimately, in the end, they were left with less even than the required or than the allowed number of companions. So I don't see the special treatment. Of course, we did have PSG here, but as we said earlier, the president is entitled to a security detail, and so allowances will have to be made for that. Maybe that was where the perception of special treatment came in. But again, ultimately, each candidate is being treated the same way as every other candidate. As to their holding of hands, while they did maintain some social distance, it has been the practice to raise hands of candidates. So that was a momentary thing. So it was done.
Bigo ang mga taga-suporta ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na matyagang naghintay at umasang maghahain ang alkalde ng Certificate of Candidacy sa pagka-presidente kahapon. Pero kahit hindi sumipot si Mayor Inday sa huling araw ng filing ng COC, umaasa pa rin ang kanyang mga taga-suporta na magbabago pa ang isip nito. Ito ang balita ni Dante Amento. Maagang nagtipon-tipon kahapon sa labas ng Cultural Center of the Philippines ang mga taga-suporta ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Karamihan sa mga dumating ay dumayo pa mula sa Mindanao para suportahan sana ang paghahain ni Mayor Sara ng kandidatura sa pagka-presidente sa darating na eleksyon. Ang iba sa kanila nagpakalbo pa para lamang ipakita ang suporta sa alkalde. Noon kasi panahon ng tumakbo si Presidente Duterte, nagpakalbo si Mayor Inday. So, ginaya namin, nagpakalbo din kami para tumakbo si Mayor Inday. Ngunit sa kabila ng maghapong pag-aabang, walang dumating na Mayor Sara para mag-file ng COC. Bandang alas 2 ng hapon kahapon nang mag-post si Mayor Inday Sara sa kanyang opisyal na Facebook page at iginiit na tuloy ang kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Davao City para sa ikatlong termino. Pinasalamatan ito ang lahat ng kanyang mga taga-suporta at sinabing malaking karangalan ang tiwalang ibinibigay sa kanya. Sa kabila ng kanyang pahayag, patuloy na umaasa ang mga supporter ni Mayor Inday Sara na magbabago pa ang kanyang isip sa mga susunod na araw at sasabak pa rin sa presidential race. Anila, may panahon pa ang alkalde dahil hanggang November 15 pa, pinapayagan ang substitution of candidates. Alam namin sa paligid lang. Sana magpakita siya kasi maraming umaasa sa kanya na alam na bibigyan kami ng panibagong pag-asa na tuloy-tuloy na ang pagbabago ng Pilipinas. Nagawa na ng ama, magagawa rin ng anak. May mga twist na nangyayari, kagaya ng last na nangyari kay PRRT, di ba? Hindi natin alam kung paano man ang sistema nila. Pasado alas 5 na nang umalis ang karamihan sa mga taga-suporta ni Mayor Sara. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lahat ng nakapaghain ng Certificate of Candidacy ay makakasama ang pangalan sa balota. Ang lahat ng naisumiteng COC ay dadaan sa proseso ng Commission on Elections bago tuluyang makapaglabas ng official list of candidates ang poll body. Ito ang balita ni Monokson. Natapos na ang filing ng Certificate of Candidacy kahapon, pero hindi lahat ng nagsumite ng COC sa kahit anumang posisyon ay masasama na ang pangalan sa balota. Kabilang sa mga hindi makakasama sa opisyal na listahan ng mga kandidato ay yung mga ituturing na nuisance candidates o di kaya ay yung mga sinampahan ng petition for disqualification at natalo. Itinuturing na nuisance ang isang nagnanais kumandidato kung mararapatan siya ng ginagawang biro lamang ang proseso ng halalan o di kaya ay kumakandidato siya para lituhin lamang ang mga botante. Target mailabas ng Comelec ang tentative list of candidates sa October 29. Maari pa ring magbago ang laman nito dahil pinapayagan ng voluntary substitution hanggang November 15. Subalit ang maari lamang palitan ay ang mga nakapagsumite ng COC na miyembro ng isang partido at hindi kasama ang mga independent candidates o yung mga tumatakbo na hindi kabilang sa isang political party. Ang substitute candidate ay kailangan kapartido ng papalitang kandidato. Supposed non-member who takes an oath or a political party becomes a member of that political party. So the answer is yes. Anybody who will take an oath before a political party and complies with their standards, because those are standards within the party, can be declared as a member of that party and have all the rights of substitution under the law. If a substitute later on files on or before the 15th, representing a political party, definitely that political party would have to issue a CONA in his favor. Diba? So if a CONA is issued in his favor, there is presumed that he is already a member of such party.
Pagkatapos ng November 15, ang papayagan na lamang ng Comelec ay ang tinatawag na involuntary substitution. Yung namatay or na-disqualify, this is referred to as involuntary withdrawal, in which case they can be substituted all the way up to the midday of election day. They can be substituted by someone who has the same surname. The tentative list of candidates will only become final when we are finished with the ballot paste templates. Tiniyak naman ng Comelec na walang magiging pagbabago sa batas kaugnay sa substitution of candidates para paboran ang sino mang kandidato. The rules on substitution is fixed unless otherwise maybe amended, but malabo po yun. We will assure you na we will not change the rule of the game at the middle of the game. Okay? So rest assured that the Comelec will be very fair. Yung kinatatakutan ninyo, hindi yun mangyayari sa ngayong Comelec hanggang. So we assure you na magiging patas po kami sa lahat ng bagay. Samantala, matapos ang COC filing, itutuloy naman ng poll body ang pag-asagawa ng voter registration sa Lunes, October 11 hanggang October 30. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng simulan na sa susunod na linggo ng Commission on Elections ang pagdinig kaugnay sa gusot sa administration party na PDP-Laban. Ipinadedeklarang illegitimate ng kampo ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang paksyon ni na Senator Manny Pacquiao at Senator Coco Pimentel sa partido. Ayon kay Comelec Chairman Sheriff Abbas, nakapagsumite na ng sagot ang Pacquiao wing sa petisyon ng grupo ni Cusi, kaya maaari na nilang simulan ang pagdinig ukol dito. We will be conducting a hearing after we got the answer from the Pimentel-Pacquiao wing. So meron na silang answer, and then we will set the hearing maybe next week. Okay, so start na tayo ng hearing. After that, we will decide na after the clarificatory hearing. So hintayin na lang po natin. Inatasan na ni Philippine National Police Chief Police General Guillermo Eliazar ang mga unit commanders na tiyakin na walang magiging insidente ng karahasan sa kani-kanilang area of responsibility hanggang sa matapos ang halalan. Bukod sa assessment sa lugar, ipinaba-background check din ni Chief PNP sa Intelligence Group ang mga kandidato. Baigting din ang kampanya ng PNP laban sa mga loose firearms at private arm groups na posibleng magamit sa panggugulo sa halalan. Nangako naman si PNP Chief Eliazar na sisiguruhin nila ang pagkakaroon ng mapayapang halalan sa Mayo. Nagluwag na ang pamahalaan ng travel restrictions sa mga menor de edad at katandaan na kumpleto na ang bakuna kontra COVID-19. Samantala, pinaikli na rin ang mandatory quarantine sa mga fully vaccinated traveler na papasok ng bansa. Ito ang balita ni Rosalicos. Bilang bahagi ng unti-unting pagbubukas ng ekonomiya, habang dumarami ang bilang ng mga nababakunahan sa bansa lalo na sa Metro Manila, may binagong probisyon ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa ipinatutupad na COVID-19 Alert Level System. Pinapayagan na ang fully vaccinated individuals edad 18 pababa, gayon din ang mga edad higit sa 65 pataas, may comorbidities o medical condition, at mga buntis sa point-to-point interzonal travel mula Metro Manila patungo sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine o Modified General Community Quarantine. Gayunman, dapat pa rin silang sumunod sa minimum health protocols at mga panuntunang ipinatutupad ng Department of Tourism at Local Government Unit na nakakasakop sa lugar na pupuntahan. Bukod dito, pinaikli na rin ang mandatory quarantine sa fully vaccinated inbound travelers mula sa mga bansa at jurisdiksyong nasa green at yellow list o sa mga may low at medium infections. Mananatili sila sa mandatory facility-based quarantine at sasailalim sa RT-PCR test sa 5 araw mula day of arrival at home quarantine na hanggang 10 araw.
Sa mga hindi naman bakunado, partially vaccinated at mga hindi matukoy ang kanilang vaccination status, mananatili sila sa facility-based quarantine at sasailalim sa RT-PCR testing sa 17th araw at ipagpapatuloy ang home quarantine hanggang 14th na araw. Sa mga fully vaccinated, 5 days facility quarantine, PCR test, 5 days home quarantine. Sa mga hindi bakunado, 7 days facility quarantine, 7 days home quarantine. Maaari namang ipresenta ng mga fully vaccinated overseas Filipino workers ang certification ng Philippine Overseas Labor Office, VaxCert PH Digital Vaccination Certificate o Bureau of Quarantine Issued International Certificate of Vaccination para ma-verify ang vaccination status. Sa non-OFWs at foreigners na nabakunahan abroad, National Digital Certificate ng Foreign Government ang kailangang ipresenta. Inaatasan naman ng Bureau of Quarantine na magkaroon ng strict monitoring sa mga sintomas ng mga individual na nasa quarantine facilities. Nilinaw naman ng pamahalaan na hindi pa rin pinapayagan ang general inbound tourism o pagpasok ng foreign tourist. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglaan na ang pamahalaan ng nasa halos 3 milyong bakuna o 3 milyong bakuna para sa pagbabakuna sa mga kabataan. Kasunod ito ng inaasahang pagsisimula ng vaccination rollout sa mga kabataan na nasa edad 12 hanggang 17 na gagawin sa ilang ospital sa Metro Manila. Pero dahil limitado pa rin ang supply ng bakuna, ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., sa ngayon ay higit kumulang 45,000 to 50,000 doses muna ang gagamitin sa pilot vaccination. Isa sa gawa ang pagbabakuna sa October 15 sa 8 ospital sa Metro Manila. Ito ay ang Philippine Heart Center, Pasig City Children's Hospital, Fred Del Mundo Medical Center, Philippine General Hospital, Makati Medical Center, St. Luke's Medical Center, at Philippine Children's Medical Center. Sisimula na ng Department of Education sa November 15 ang pilot implementation ng face-to-face classes kasabay ng pagsisimula ng second academic quarter. Kabilang naman sa mga pinag-aaralang maisama ay ang ilang paaralan sa Metro Manila kahit mataas pa ang alert level sa rehiyon. Ito ang balita ni Janice Inhente. Patuloy pa rin ang assessment ng Department of Health sa ilan pang paaralan na bubuo sa 120 eskwelahan na target makasama sa pilot run ng face-to-face classes. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, maaaring maisama sa listahan ng ilang eskwelahan sa National Capital Region kapag nakapasa ito sa kanilang guidelines na minimal o lower risk of COVID-19. If NCR will be able na bumaba na po ang mga kaso, bumaba na rin ang hospital utilization at napunta na tayo sa alert level 2, makakasama na po doon. Pero kailangan klaruhin po natin, hindi po natin pinag-uusapan to ng malakihang lugar. So halimbawa po sa National Capital Region, meron pong isang barangay o isang lugar na may eskwelahan at nakita po natin na mababa yung risk niya kahit yung buong NCR ay nasa alert level 4, maaari po nating isama yon. Samantala, kinumpirma ng Department of Education na may ilang pribadong paaralan sa Metro Manila ang nominado para makasali sa pilot limited face-to-face classes. Pero ayon kay DepEd Undersecretary ni Pomoseno Malaluan, nakabatay ito sa resulta ng risk assessment ng DOH. Nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd sa Metro Manila Mayors at nais umano ng mga ito na kada syudad ay magkaroon ng eskwelahang makakasama sa pilot testing upang makita at mapaghandaan ang aktwal na magiging epekto nito. Nung pakikipagtulong din namin sa mga mayors nitong nakaraang linggo ay ang mungkahi nila ay kung sila naman ay gustong makita as one ang kilos nila dito sa NCR, ay hinihiling nila na kung masasali na ang NCR ay lahat ng mga syudad sa NCR ay mayroong kahit isang representative school dito sa pilot. Noong Miyerkules, inilabas na ng DepEd ang inisyal na listahan ng 59 na eskwelahan
na makakasama sa pilot phase ng physical classes. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Una sa listahan ng pharmaceutical company na MSDO Merck and Company Incorporated na masuplayan ng antiviral pill na molnupiravir ang mga low and middle income countries sa oras na maaprubahan na itong ipagamit sa publiko. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang clinical trial dito para masubok kung gaano ito kabisa upang maagapan ang severe COVID-19 infection ng mga unvaccinated individuals. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Isa ang Pilipinas sa mga bansang may clinical trial ng kauna-unahang oral antiviral pill na molnupiravir. Ayon kay MSD President and Managing Director Dr. Beaver Tameses, nais nilang magkaroon ng access ang mahigit 100 low and middle income countries sa COVID-19 treatment. Plano na ng MSD na magsumite ng Emergency Use Authorization Application sa Estados Unidos at saka isusunod ang Pilipinas. Really, we wanted to improve access quickly. Because, I mean, like, in a pandemic like this, you've heard this before. Nobody is safe until everybody is safe, right? So vaccination has to ramp up. But more importantly now, we have to have some kind of treatment backup. Now we have the potential for having an early treatment to prevent the hospital systems from collapsing. Kumpara sa ibang COVID-19 investigational drugs, ang molnupiravir ay dinisenyo para sa early treatment ng COVID-19 patients. Because the vaccine is designed to try to prevent severe illness and sometimes can really prevent even catching the illness, right? This time we have a pill or have a drug that actually treats early. Early treatment now is what we're after. By early treatment, we can hopefully prevent requirement or progression towards hospitalization and more severe illness. So that's really what molnupiravir is been designed for. Nagsagawa na ng clinical trial ng molnupiravir sa Lung Center of the Philippines at Quirino Memorial Medical Center, kung saan kalahok ang 27 unvaccinated individuals. Ayon kay Dr. Tameses, magsasagawa sila ng panibagong clinical trial sa fourth quarter ng 2021. Ang magiging participants naman dito ay mga pamilyang unvaccinated at may exposure sa isang miyembro ng pamilya na nagpositibo sa COVID-19. O obserbahan nila ang bisa ng molnupiravir sa mga miyembro ng pamilya. Ayon kay Dr. Beaver Tameses, 2,800 milligrams ang dosing nito kada araw. If somebody within the household comes down with COVID, hopefully we can get the rest of the family protected against COVID. We will now treat the household members with the anti-COVID drug molnupiravir versus sugar tablet to see kung it will prevent them from catching the illness at all. Ayon kay Dr. Gina De Los Reyes, isa sa mga clinical trial investigator ng molnupiravir, nagpapakita ito ng magandang resulta. Looking at the mechanism of molnupiravir, then theoretically, it's going to work against all the other variants because it attacks the genetic code itself, preventing it from replicating. Ayon naman kay FDA Director General Eric Domingo, 4 na ospital na rin sa bansa ang nag-apply ng compassionate special permit ng molnupiravir upang magamit sa mga pasyente. Yung early results ng kanilang phase 3 trial show na maganda yung kanyang efficacy, no, at preventing hospitalization and death. Parang it prevents 50%, no, of hospitalizations and deaths doon sa mga patients with mild to moderate na COVID-19. And it is the hospital and the doctors that take responsibility for using this investigational product on their patients. Ayon sa FDA, 5 investigational drugs contra COVID-19 sa Pilipinas ang mayroon ng compassionate special permit. Ito ang remdesivir, favipanir, molnupiravir, leronlimab at ang pinagsamang tasiribimab at imdevimab. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 700 healthcare workers ang target ng pamahalaan na unahin
na makatanggap ng booster shots contra COVID-19 ngayong taon. Ito'y matapos na ikonsidera ng gobyerno ang tinatawag na 6 to 8 months vaccination cycle. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kung sa Western countries, ongoing na ang pagkakaloob ng vaccine booster shots sa vulnerable population kontra COVID-19, sa Pilipinas, kinukonsidera pa lamang ito. Ayon kay Vaccine SAR at National Task Force Against COVID-19, Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, may plano ang pamahalaang magkaloob ng vaccine booster shots pagkatapos ng 6 hanggang 8 buwan mula nang ipagkaloob ang second dose ng bakuna. Gayunman, prioridad dito ang healthcare workers at hinihintay pa ang rekomendasyon ng World Health Organization at Department of Health. Meron na po tayo nakalaan. At nakita po namin na yung 777 na healthcare workers na nauna natin binakunahan noong March, uunahin na po natin yan either November or maybe January. Sa kasalukuyan, 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang i-roll out ang COVID-19 vaccination sa bansa sa health workers. Samantala, 80 to 90% na sa 110 million population ng bansa ang target ng mabakunahan ng gobyerno kontra COVID-19. Katumbas ito ng 88 hanggang 79 na milyong mga individual at kinakailangan itong magawa bago ang 2022 elections. Kinailangang baguhin ang vaccination strategy dahil sa banta ng Delta variant at isasama sa prioridad ang mga kalapit probinsya ng Metro Manila. Yun ang isang nakitang realization namin na parang recalibrate natin yung ating strategy. Kasi dati noon NCR plus 6 nang ganun. So ibig sabihin parang sineparate natin yung NCR. Ngayon ang gagawin namin, we will make NCR region 4A at saka region 3 as one. Ipepresenta pa sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang updated vaccination plan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng ilunsad ng Department of Interior and Local Government at Department of Information and Communications Technology ang National Digital Vaccine Certification sa buong bansa sa katapusan ng Oktubre. Pinamamadali naman ng DILG sa mga lokal na pamahalaan ang pag-update sa listahan ng mga kanilang constituents na nabakunahan na. Ito ang balita ni JP Nunez. Inilunsad na rin ang VaxCert PH system sa Central Luzon at Calabarzon regions. Ibig sabihin, maaari nang makakuha ng digital vaccine certificate ang mga fully vaccinated sa Region 3 at 4. Sa katapusan ng Oktubre, plano ng DILG at DICT na ilunsad ang VaxCert PH portal sa buong bansa. Pero limitado pa rin ito sa mga overseas Filipino worker at foreign travelers na nangangailangan ng dokumento upang makabiyahe abroad. Samantala, ipinamamadali na rin ng DILG sa mga lokal na pamahalaan ang pag-encode ng datos ng mga nabakunahan. Would like to enlist once again the support of our mayors na siguruhin po natin na ma-upload. Very soon po ito, no? Nag-uusap po kami lagi ng DICT. Very soon, magkakaroon po tayo ng national launch only for OFWs and foreign travelers. But I think before the end of the month, makakapag-national launch po tayo. Alam ko po, busy-busy na kayo sa pagbabakuna, ngunit malaki pong mandato rin ninyo na within 24 hours after vaccination ay ma-upload nyo po yung line list sa VIMS ng DICT. Makakakuha ng digital vaccination certificate sa VaxCert PH sa pamamagitan ng website nito na https://vaxcert.doh.gov.ph. Sakaling walang access sa internet o gadget, pwedeng magtungo sa City Hall kung saan may mga booth ng VaxCert PH na nagbibigay ng libreng assistance sa mga kukuha nito. Nakipag-ugnayan na rin ang DILG sa mga mall upang makapaglagay ng VaxCert PH booth kung saan maaaring makakuha ng printed vaccination certificate ang mga nabakunahan na hindi maka-access online. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa pang tropical depression ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility at pinangalanang Nando.
Ito'y namataan 1,305 kilometers silang ang bahagi ng Hilagang Luzon at taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour. Gayunman, sinabi ng PAGASA na maliit ang tsansa ang direktang baka-apekto ito sa weather condition ng bansa. Samantala, napanatili naman ang bagyong Maring ang lakas nito habang tinatahak ang Hilagang Kanluran patungong Philippine Sea. Binigyang diin ng Malacanang na walang itinatago ang pamahalaan kaugnay sa isinasagawang investigasyon ng Department of Justice sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, kapag natapos ang investigasyon at aabot sa pagsampa ng kaso, maisa sa publiko na ito dahil public document ang mga isinampang reklamo sa korte. Ginawa ng kalihimang pahayag kasunod ng panawagan ng United Nations High Commissioner for Human Rights na isapubliko ang initial development sa review ng DOJ sa drug war upang ito ay mabusisi. Wala pong tinatago yung investigasyon ng DOJ dahil kapag natapos po ang investigasyon at kinakailangan magsampa ng kaso, isasapubliko po lahat yan. Dahil lahat po naman ng sinasampang records sa ating hukuman ay public documents. Una na ang sinabi ng DOJ na posibleng masampahan ang kasong kriminal ang mahigit sa 150 pulis kaugnay sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Nang tanungin naman ang kalihim kung sang-ayon siya sa pahayag na lilitaw ang katotohanan sa isasagawang imbestigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng pamahalaan, ang kanyang tugon. Sana po, pero without the cooperation of the state, mahihirapan po sila to uncover the truth, no? So ang sa akin lang naman po, kung meron talagang mga may reklamo laban sa drug war, isampa po natin dito sa Pilipinas nang mabigyan kayo ng katarungan. Pumanaw na si Commission on Human Rights Chairperson Jose Luis Gascon. Batay sa Facebook post ng kanyang kapatid, namatay ito bunsod ng COVID-19. Sa opisyal na pahayag ng CHR, binigyang diin ito ang pagsusulong ni Gascon na mabigyan ang kahalagahan ng karapatang pantao ng bawat Pilipino sa kabila ng mga batikos sa kanya. Makaasa naman ang taong bayan na itutuloy nila ang nasimulang adhikain ni Chairman Gascon. Naniniwala ang Department of Foreign Affairs na mapapababa na nila ang bilang ng passport backlog sa ahensya sa katapusan ng buwan. Ginagawa na rin ng DFA ng paraan ng libu-libong passport application na sinuspende dahil sa mga mali-maling impormasyon ng aplikante. Ito ang balita ni Janice Sinhente. Nagdagdag na ng tauhan ng Department of Foreign Affairs para tutukan ang mga naantalang passport application sa kagawaran. Sa tala ng DFA, mula Hulyo hanggang Oktubre ngayong taon, halos 700,000 na passport application na ang natanggap ng DFA. 93% o 648,151 dito ang naiproseso na ng ahensya, habang 4% o 24,192 na mga aplikasyon ang patuloy pang biniberipika. Habang 3% o nasa 24,069 naman ang sinuspinde ng DFA matapos magkaroon ng ilang maling impormasyon sa passport application. Bawat isa po sa mga aplikante nito ay sinabihan na magtatagal ang proseso ng kanilang pasaporte dahil bawat isang file ay kailangang buksan at itama. Una nang nagbabala ang DFA sa publiko na huwag tangkilikin ang mga nagbebenta ng appointment slot online o mga tinatawag na professional appointment setters. Ayon sa ahensya, dito madalas nagmumula ang mga mali-maling detalye na nailalagay sa mga passport application ng mga aplikante. Inaasahan ng DFA na mapapababa na nila ang passport backlog sa katapusan ng Oktubre. We already augmented the unit that performs this sensitive function. From our original staff of 7, we now have 19 personnel who are doing this correction. And we will add more by borrowing personnel from different DFA offices. We expect to significantly reduce the backlog by the 31st of October. Nakikiusap naman ang DFA sa mga passport applicants na bago magtungo sa kanilang consular offices
alamin muna ang estado ng passport sa pamamagitan ng kanilang tracking system na pwedeng ma-access sa www.dfa.gov.ph. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Matapos ang 11 taon na paghihintay at 3 groundbreaking ceremonies, nagbukas na ang the most scenic gateway of the Philippines, ang Bicol International Airport. Ito ang balita ni Alan Manansala. Nagsimula na ang operasyon ng Bicol International Airport sa Daraga, Albay. Kasunod ito ng pagpapasinaya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Paliparan noong Huwebes, Oktubre 7. Ilan sa mga ituturing na features ng Paliparan ay ang contactless self-check-in kung saan pwede nang mag-check-in ang isang pasahero na walang face-to-face interaction sa sinumang ground staff. May inilaan din itong Heroes Lunch para sa mga sundalo at overseas Filipino workers. Itinuturing naman ni Pangulong Duterte na milestone ng kanyang administrasyon ang Paliparan. Bukod dito, ibinida rin ng Pangulo na ang BIA ay most scenic gateway sa bansa dahil matatanaw mo rito ang Bulkan Mayon. We're fulfilling our vision of improving the lives of Filipinos by providing quality infrastructure projects that allow for greater connectivity and mobility, create more jobs, and boost economic activity in other regions. Tinatayang nasa 2 milyong pasahero ang kayang maserbisyuhan ng Bicol International Airport kada taon. Sa ngayon, bukas pa lamang ang Paliparan sa domestic flights, subalit bubuksan rin ito sa international flights sa November 7. Alan Manansala, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas madaling kapitan ng sakit at mas matagal gumaling sa karamdaman ang taong mahina ang resistensya. Bakit ba bumabagsak ang ating immune system? Ito ang balita ni Beth Lamodo. Humihina ang immune system ng tao dahil na rin kadalasan sa kanyang unhealthy habits. Ilan sa mga nagpapabagsak ng resistensya ay ang kawalan ng exercise, pagpupuyat, exposure sa electromagnetic waves sa pamamagitan ng sobrang paggamit ng gadgets at mga bisyo gaya ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ayon kay Dr. Sunny Villoria na isang integrative medicine specialist, malaki rin ang negatibong epekto sa immune system ng hindi pangangalaga sa ating panunaw. About 60 or 70% of chronic degenerative diseases are due to poor digestive system. Marami tayong dumisabituhan, no? Na minsan yun nagpapababa ng ating immune system. Kaya nire-recommend if you want to have a good immune system, kailangan panatilihin maganda ang iyong digestion. Kaya napapanan yung probiotic. Dati hindi masyadong pinapansin ang probiotic. No? Probiotic at prebiotic ay napaka-important at this point. They found out nga, kung hindi magandang yung panunaw, mas dadami yung negative bacteria sa katawan mo at mas mabilis bababa ang iyong immune system. Kadalasan, ang unang senyales ng mahinang resistensya ay ang pagkakaroon ng respiratory problems gaya ng ubo at sipon. Bukod sa paglaban sa mga ito, hinaharang din ng immune system ang mga virus at bacteria upang huwag silang makapasok sa utak at iba pang organs. Ano'y nagpapalakas sa ating immune system? Siyempre sabihin natin yung one of them na hindi rin masyadong pinapansin ay ang pagpapaaraw. Would you believe ginagamit as a form of treatment or protection from COVID-19 is D3 na nakukuha sa pagpapaaraw? Kailangan you should have enough sleep. Napaka-importante yan sa rest, no? Pangalawa, pipiliin po natin ang ating pagkain. Ano yung mga pagkain healthy, walang too much of chemicals, walang too much of additives ay napaka-importante. Are you doing the exercise? Napaka-importante kasi it will stimulate your body, no? Ang katawan ng tao, kailangan mo palaging gumagalaw yan dahil kapag hindi tayo masyadong gumagalaw din ay hihina o babagal ang metabolism ng ating katawan. Isa pa sa epektibong pampalakas ng immunity ay ang pagkakaroon ng masaya o positibong pananaw sa buhay. Para sa iba pang tips sa pagpapalakas ng resistensya, manood ng Doctors on TV ngayong linggo
alas 11:30 ng umaga, dito lang sa UNTV. Beth Lamodo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang overseas Filipino worker sa Jeddah, Saudi Arabia ang nakaramdam ng pagmamalasakit at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng Members Church of God International. Ito ang balita ni Nina Armilio. Dating namamasukan si Joe Michael bilang barista sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Subalit isa ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya sa mga nagsara dulot ng kasalukuyang pandemya. Ang work ko po dito sa Saudi Arabia is barista po ako. For almost 3 years po ako dito sa Saudi Arabia. Isang buwan o dalawang buwan po wala pong sahod. Nang dahil po daw sa ajer na sinasabi po ng agency. So, sa 7 days po, ang tekniko po ay naghihintay lang po ng kung sino magbibigay ng pagkain o sino man magbibigay ng tulong para lang po makakain po pang-araw-araw. Naghihintay lang po ko ng kung sino mang tao tumutulong sa akin o sa mga kaibigan ko para po makasabay po kami sa dalawang buwan na walang sahuran. Dahil sa pagkawala ng trabaho, alalahanin ni Joe Michael ang kanyang pamilya na mag-isa niyang itinataguyod, lalo na ang inang may sakit. Kaya't bagaman may panganib ng nakahahawang sakit, napipilitan siyang lumabas upang dumiskarte at kumita. Sa panahon ko ngayon, may umasa po sa akin yung mga magulang ko. Umasa po siya kasi pagkain po nila doon, maintenance po ni mother at saka ni papa para po mabigyan po sila ng supply paaraw-araw po. Minsan po, manghihiram ng pera sa mga kaibigan para po makapagpadala ng pera sa Pinas para po ma-provide yung pangailangan ni mother na maintenance na ano po, panggamot po. Hindi biro ang bigat sa kaloobang nararamdaman ng isang nagmamahal na anak kung ang alalahanin ay ang pinakamamahal na ina, lalo na kung dagat at himpapawid ang pagitan. Dahil MCGI cares, hindi nag-atubili ang Members Church of God International na tugunan ang kahilingan ni Joe Michael para sa kanyang ina na nasa Iligan City. Ipinasuri ng MCGI si Nanay Basilisa sa doktor. Ibinili rin siya ng mga gamot at vitamins na kanyang kailangan. May free grocery items pa mula sa MCGI Free Store at munting halaga para naman may panggasto si Nanay sa ilang araw. Napasalamat po ko nga kaning sa simbahan International Church. Wa ko magdahom nga naani inyong katakaran. Nilingap din ng MCGI si Joe Michael at ang kanyang mga kasamahan sa tinutuluyan nilang housing facility sa Jeddah. Naway magsilbing paalaala sa bawat isa sa atin ang kwento ni Joe Michael na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, nakatitiyak tayo na mayroong Diyos na mahabagin na tutulong sa atin saan man tayo naroroon. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng awit 50:23 na nagsasabi, ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos.
At yan ang naging kabuuan ng ating balitahan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At ito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.